Dito kami ngayon sa Barangay Biak, Binmalay, Pangasinan. Ang nakikita natin sa background ay ang Binmalay Church. At dito kami magsisimula upang baybayin itong Lingayen Binmalay Bypass Road na kasalukuyang ginagawa ng ating DPWH bilang isang priority project na sinimulan natin nung ako ay congressman ng Segunda Distrito. At naisipan ko na ito ay isang mahalagang proyekto upang hindi mapag-iwanan sa progress, sa development ang Second District, particularly ang bayan natin ng Lingayen, which is the capital town of the great province of Pangasinan. And of course, Binmalay, which is just nearby and adjacent to Dagupan City. So, as you can see, tulad nung dinaanan natin doon kanina sa bandang Baay, sa Barangay Baay, Sitio Balingkaging, it's a four-lane road na mayroong bike lanes on the side and walkway. Beautiful project, legacy project. It's an ecotourism infrastructure where people can jog and walk and bike. So this is it. Tuloy-tuloy na ito. At we can be proud to be recipient of this national project under the Build program. Okay, so ibilisan ng konti, pilot, at mahaba pa itong tatahakin natin. So itong portion na ito ay bahagi pa rin ng Barangay Biak. At dyan sa banda dyan ay bahagi na ng Barangay Inflasyon, Barangay Malindong, Boundary dulo ng portion na ito. Magkakaroon ng habang bridge upang dumugtong doon sa kapilang panig ng Fishpan at saka ng ilog na ito. Isa nating baybayin, no? Sundan itong Lingayen Binmalay Bypass Road. Nagsimula tayo dito sa tabing ilog ng Namulan at pupunta tayo ngayon sa bandang eastward, no? Binmalay area. So kasalukuyang nagtatrabaho ang ating mga DPWH contractors. Maganda rin ang paggawa nitong portion na ito. Four lane road with shoulder for bike lane and walkers, joggers. Passing through several fish ponds on the left and on the right. Okay, so talagang massive ang construction na ito na sinasagawa ng ating DPWH na ating inlano at na program nung tayo pa ay congressman ng Segunda Distrito. So we expect this project to be completed within 2 to 3 years. No? Mahabang proyekto pa ito. Mahabang gagawin. Several bridges to connect and interconnect itong road net na ito. So, as you can see, kahit na weekend, talagang tinatrabaho nila itong kalsadang ito para matapos na ng maaga at magamit na ng ating mga kababayan. Naplano natin ang proyektong ito dahil sa nakita natin ang pagprogreso ng ating bayan ng Lingayen, Binmalay, at saka yung mga Karatigpok. At kinakailangan ng
access, no? Yung easy access transport ng fast mobility ng goods and services at ng mga tao. Not only for commerce but also for tourism. So, ito na ang ating proyekto na pwedeng may pagmalaki sa ngayon at sa mga susunod na panahon. Ito ang Lingayen Binmalay Bypass Road. Nandito kami ngayon sa Sityo Balintaging Baay, bandang Lingayen, sa western end of this bypass road. Napakaganda ang pagkagawa. Mayroon siyang four-lane road at saka dalawang shoulder for bike lane and walkway. So, it's a beautiful project ito. Dire-diretso hanggang dyan sa CSI. No? Mag-cross over muna dito sa bandang Pasig River. Punta doon sa reclamation area sa bandang side ng CSI. Yung nakikita natin na malaking building dyan sa harapan ay CSI yan. So, this is it. Napagandang project ito. Mag-benefit ang buong Lingayen at saka ang Binmalay. Tuloy-tuloy ang construction ito. Nakikita nyo kahit itong Sabadong tanghali na ito ay hindi tumitigil ang proyekto, ang pag-construct ng DPWH. Isang proyekto na pwede nating may pagmalaki ito. So, beautiful. Beautiful project. Okay ito. Sa banda doon, makikita nyo yung mga tumatayo na, na pillars ng flyover. Okay, so yan, makikita nyo yung tori ng Lingayen Church. No? Yan ang tori ng Lingayen Church. At yan naman yung puting building ang CSI. So, sa banda rito ay yung reclamation area. Nandiyan ang District Hospital at yung amusement park natin.